exempt transactions under Section 109B. No? Under Section 109B of the Tax Code, sale or importation of fertilizers, seeds, seedlings, and fingerlings, fish, prawn, livestock, and poultry feeds, including ingredients, whether locally produced or imported, used in the manufacture of finished feeds. Ayan, okay. So, plus no, yung Section 109B ng ating tax code is, ano to eh, no? Kumbaga related siya dun sa Section 109A. No? Kasi, kagaya nito, VAT exempt daw ang pagbenta or pag-import ng mga fertilizers. No? And ang fertilizers, eh, para mas maging masustansya pa, no, yung ating mga agricultural products in original state, like yung mga gulay and prutas, no, para mas maging masustansya pa lalo sila, no, ginagamitan siya ng fertilizer, no, yung mga halaman. Seeds, no, yan, seeds, seedlings for agricultural products in original state, no. Kumbaga itong mga toklas is ginagamit siya para ma-generate or mapalaki, no, yung mga products kumbaga na binabanggit dun sa Section 109A, no, kagaya ng fertilizers, seeds and seedlings, fingerlings. Ang fingerlings class, no, ito yung mga kumbaga mga baby, no, sa pinakamadaling salita, no, yung mga baby na isda, no, ayan, fingerlings, fish and prawn. Ayan. So for ano naman, no, for marine food products, no. Ayan. In original state. Okay? Livestock and poultry feed. Poultry feeds, no, sa mga manok. Ayan. Itlog, no, yung mga feeds para doon, VAT exempt. Ayan. Okay? So parang yun nga, no, para siyang katulad, no, or related dun sa Section 109A kasi nga ginagamit ito kumbaga para ma-enhance or ma-generate or mapalaki yung mga products na binabanggit doon sa Section 109A. No? Kaya parang magkakambal yung dalawang yan. No? And may exemption except specialty feeds for race horses, fighting cocks, aquarium fish, zoo animals, and other animals generally considered as pets. So basically, yung binabanggit ito sa letter B class, no, is actually para doon sa human consumption. No? Human consumption. Kaya hindi kasama itong mga specialty feeds, no? Kasi siya ay hindi for human consumption. Gaya ng mga kabayo, mga pangsabong na manok, no? Yan yung mga isda, mga aso, no? Na considered as pets, no? Ganun din yung mga zoo animals. Okay? So madali lang, no, yung Section 109B kasi nga parang related lang din naman siya sa Section 109A. So, application tayo, determine the exempt transactions. Okay. Determine the exempt transactions. Okay, ayan. So, sale, no, of premium X-True float grower. No, ito yung product. So, premium X-True float grower. Siya ay, kumbaga, grower, no? Grower for tilapia. Ayan, mayroong ano dito, no? May check. Kumbaga, ito ba ay exempt transaction? The answer is correct, no? Yes. Ang answer dito is yes, no? Ayan. Pasok siya dun sa Section 109B, no? Ayan. Dito siya pasok. Kumbaga, ginagamit tong feeds na to, no? Ginagamit itong premium extra flow grower, no? Para siguro pampalaki ng mga tilapia. Okay, kaya siya exempt transaction. So ibig sabihin kapag nagbenta ka ng product na 'to, no, dapat walang output VAT. Or kapag bumili ka ng product na 'yan, dapat walang input VAT. No. Kasi VAT exempt siya. Okay? Next, sale of pigs. So 'yan, nagbenta ka ng baboy. Exempt transaction.
answer is, sa tingin nyo class, the answer is yes. No? Yes yan. Kasi, agricultural food products in original state. So, ang mga baboy is for human consumption. No? Pasok siya dun sa section 109A. No? Section 109A. Sale of flowers. Ayan, ito yung mga flowers na binibenta. No? Exempt transaction. Tingin nyo class. Agricultural product yan eh, no? Pero hindi siya for food consumption. So, hindi naman kinakain yung bulaklak. No? Hindi naman kinakain yung mga bulaklak na yan. Hindi siya intended for human consumption. So, ang answer dito is no. No? Hindi siya for food. No? Hindi siya for human consumption. Okay? Agricultural product, no? Maaari, pero hindi siya for food consumption. So, the answer is no. Magpat exempt agricultural products in their original state na for human consumption. Okay, next. To. Purchase of UAC livestock feeds, PLC. Ayan, no? So, ito yung product. Tignan natin yung purpose ng product, no? Broiler starter mash. So, siya ay ito, no? Pambaboy, pang baka, may mga product na pang baka, pang manok. So, ito pang sisiw. Okay? So, answer natin dito, no? Answer is yes. No? Pasok siya dun sa section 109B. Kumbaga, ano yan, eh, no? Livestock and poultry feeds. Okay? So, pag bumili ka nito, wala dapat input VAT. No, kasi VAT exemption. Okay. Ngayon class, no, kaya kasi kumbaga may mga VAT exemption sa mga product na yan. Kasi pinopromote din ng government, no, yung good health, no. And syempre para maging malusog ang tao, dapat kumain ng mga masustansya pagkain. Nasa gulay and prutas yung mga masustansya pagkain in the form of gulay and prutas. So pag nilagyan niya ng VAT, no, mas magiging mataas na yung presyo niya and hindi na siya magiging ganun ka-affordable kumbaga to sa ibang mga taxpayer, no, kasi may dagdag na VAT. No? Kaya yan ginawang exempt. No? Okay. Kumbaga pinopromote ng government yung good health. Kasi pag nagmahal, pag nilagyan ng VAT, mas tataas ang presyo. Hindi na siya mabibili masyado. Next, sale of fighting roosters. Exempt transaction. The answer is no. No? Kasi, di naman yan talaga for human consumption. So, may mga situation daw na kinakain, ginagawang tinola ang tandang, no, o yung fighting rooster. Pero, hindi naman siya regular, kumbaga, na pagkain ng mga Pilipino. No, ang ginagawa natin tinola yung talagang pang human consumption, no? Ito hindi naman to pang human consumption. So answer natin is no. No. Importation of fertilizers, no? So kakabanggitan natin, no, sa section 109B. Sale or importation of fertilizers are exempt transaction. Answer is yes, no. Yes. Purchase of pedigree puppy dog food. Exempt transaction ba to? No? Feeds, kumbaga, no? Dog food. And ang dog, hindi naman siya for human consumption. No? Siya ay for pets. Yan yung exemption. For yung exception dun sa section 109B. No? The answer is no. Kapag bumili ka nito, dog food, may input VAT. No? Kung VAT registered yung nagbenta sa'yo. Provided na VAT registered yung nagbenta sa'yo. May input VAT, no, kapag bumili ka ng pedigree dog food.
purchase of Cuties Cuts Tuna flavored cat food. Exempt, parang katulad ng tanong kanina, no? Katulad ng nang kanina, no. No, kasi pang pets yung pusa. No. Hindi siya for human consumption. Next, sale of ramgo seeds, eggplant. Yan. Paano naman kapag ano class, no? Kapag seeds. Okay? Alam mo yung seeds, no? Eggplant. No, eggplant, agricultural food product. No? Gulay. Ng mga gulay, VAT exempt. No? Therefore, yung seeds, kanina binanggit sa section 109B, this is yes, no, exempt transaction yan. So kapag nagbenta ka ng ramgo seeds, buto ng mga talong, no, seeds ng mga talong, wala dapat output VAT yan, no, kasi VAT exempt. And kapag bumili ka naman, kung ikaw naman ang buyer ng ramgo seeds, eggplant, dapat wala din itong input VAT. No? Kasi siya ay under ng section 109B. Okay? Purchase of raw materials for the formulation of Thunderbird power feeds. No? Thunderbird. So, pansabo. No? Ito yung product. Exempt transaction ba to? Exempt transaction. The answer is no. No, kasi pansabo. Siguro kung pang ano yan, no, pang manok na human consumption, doon pa lang siya magiging VAT exempt. Pero ito kasi pang ano siya, no, pang sabong na manok. So hindi yan exempt. So pag bumili ka nitong Thunderbird power feeds, stock developer, no, may input VAT, no, provided VAT registered mo. Pinagbilihan mo. Okay? Sale of 10 sacks of 25 kilograms sinandoming rice. Exempt? The answer is yes. No? Yes yan. But exempt ang mga pagbebenta ng bigas. No? Okay? So pag ikaw ay nagbebenta ng bigas, dapat wala kang output VAT, no? Kahit VAT registered ka. Or kapag ikaw naman bumibili ng bigas, dapat wala rin input VAT yan. No? Okay? Ito. Purchase of one Lucky New Year food basket. Ayan. So, di ba may ganyan tayong pag-uugali? No? Na pagbagong taon, dapat merong 12, no? Na bilog na prutas, no, nakakain. So kapag bumili kaya tayo, no, ng Lucky New Year fruit basket, exempt transaction kaya 'yon? Tingin niyo class. Pag New Year, no? The answer is yes, no. VAT exempt yan, no, kasi prutas. Okay? VAT exempt yan, no. So, pagbili ka ng prutas, nabubili ka ng Lucky New Year fruit basket, dapat walang input VAT yun. No? Okay? So, hanggang doon lang class, no, yung ating section 109B. Ayan. So, kung may natutunan ka naman dito sa lecture, no, I hope i-subscribe mo yung channel. Ayan. Tapos, i-share mo na rin kung nakatulong sa ito. Baka makatulong rin sa iba. No? Baka makatulong rin sa iba. So subscribe mo na, no? I-like mo na rin yung video para ituloy ko pa, no, yung mga remaining sections ng exempt transactions under ng ating tax code.